Biasa aja lah. Coba, kalau udah mulai apa? Nandito na naman po ako para magbigay ng ng advice sa mga baguhan na mag-aalaga ng baka. At tungkol po dito sa sa tarak na ipapakain natin sa alaga natin baka. Bali, ito kasing darap, meron pong mga bigas na durog ng kabaka. Napapansin natin kasi kulay brown ito, pero pag nalagay sa sa tubig, at papakita ko sa inyo mga kabaka itong darak na nasa palad ko. Yan, kabaka. Babasahin ko mga kabaka itong darak para makita po ninyo yung mga bigas na drog. Pansin niyo po mga kabaka, yan po, bigas po yan. Yan, kapag ito po ay hindi nababad sa sa tubig ng isang oras, umaalsa po yan. Yun ang kadalasan na nangyayari sa baka natin, magiging bloated siya at baka mauwi pa sa katay, maging karne yung baka natin, inalaga natin mga kabaka. Ang kailangan, ibabad po natin ng isang oras itong darak. Yung iba kasing nagpapakain ng darak mga kabaka, hindi po nila binababad sa tubig. Toyong toyo yung yung darak na pinapakain po nila. Kaya ako, bago ko ipakain itong darak, kailangan ko pong ibabad muna natin sa tubig ng isang oras mga kabaka, para maiwasan po natin yung yung bloated. Kaya ito mga kabaka, pansin niyo po mga kabaka, yan, mayroong bigas-bigas na maliliit. Saka isa pa, itong darak na ito ay darak ng ng malagkit. Huwag po natin ipakain sa buntis na baka o buntis na kalabaw, baka makunan po yung pagbubuntis ng alaga natin baka. Kalabaw.
Yan ay lalagyan ko na ng tubig. Mga kabaka, lagyan na natin ng tubig. Yan, may tubig na mga kabaka. Itong drak. Papakain ko sa baka namin. Lumipas na po ng isang oras po nito. Ay pwede na pong kan. Pakain or ipainom. Hindi lang tubig mga kabaka. Meron pong ano. Meron pong asin. So, ito yung asin mga kabaka. Halo po natin para magkaroon ng lasa itong kahit isang ano lang, kahit isang kutsar lang mga kabaka. Yan. Kalipas po tayo ng oras. Kabaka, kinuha ko na po yung isang baka namin para kainin ng darak or painumin. Kapagkita ko po sa inyo kung gaano po niya kainin or inumin yung darak. Sila dito sa bukid mga kabaka, baka namin ng girlfriend ko. Umipas na po ng isang oras. Ngayon, papainom ko na po yung darak na may halong asin mga kabaka. Alam niyo po ba mga kabaka, isa po itong fan. Nakakataba, pangpataba ng baka. O kahit araw-araw po na painumin po natin ng darak na may asin or ipakain po natin, kailangan ibabad po natin ng isang oras itong darak mga kabaka. Yan. Kita po ninyo halos kakaunti po yung natira. Napainom ko po yung isang baka namin. Ngayon papainom ko itong pangalawa na baka namin mga kabaka. Bali meron pa pong natirang kaunti kanina, kaya kailangan pong ipaubos mga kabaka. O yan po yung isang baka namin. Dumalaga po ito. Sige po, uhaw na uhaw po. Parang init na po ngayon sa gitna ng bukid mga kabaka. Kaya po halos wala nang laman ang timba. Mahirap po ito napan na kain sa alaga natin baka o painom pag wala po tayong may pakain na pan damo or dayami. Inuubos niya na po yung yung drak. May kaunti pa pong tubig.
napansin niyo po, uhaw na uhaw itong gumalagang baka namin. Halos itumba niya na yung ano, timba. Sabi ko lang mga kabaka, diskarte lang po sa ano, pagpapainom or pagpapataba ng alaga nating baka. Ngayon, meron na naman po kayong natutunan sa aking video ngayon mga kabaka. O, sa mga first time po na mag-aalaga ng baka, ganito po ang gawin ninyo. Pinapaalala ko po na itong darak, bago po natin na ipakain or ipainom, ibabad po natin ng ano, isang oras para hindi maging bloated ang baka natin. Ano, isa pa, mag-subscribe po kayo sa aking channel at pindutin po yung ano, bell the button para lagi po kayo updated sa aking channel mga kabaka. Yan, maraming salamat po at God bless po sa lahat ng nanonood, pati na rin yung mga nag-subscribe. Maraming salamat po ulit mga kabaka.